Sisimulan po natin ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong bayan ng Diyos na sa ika-apat na araw na tayo ngayon ng ating pagmimisa di Aguinaldo, tayong lahat ay iniimbitahan na ilagay ang ating pagtitiwala sa Diyos na punong-puno ng pagpapala upang sa ating mga simpleng mga panalangin ating tanggapin ang mga abot-abot na grasya ng Diyos na lingid at marahil iba pa sa ating mga hinahangad. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa mga banal na pagdiriwang, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan at laging ihabilin ang ating sarili sa awa at pag-ibig ng ating Panginoon. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagahilom ng aming mga kasalanan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Lupa'y kapayapaan sa mga tao, pinalulundan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka na amin. Sinasamba ka namin, ipinagbubunin ka namin. Ilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Ama, papuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at magkakaanak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanang nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi ko
sapagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi-ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Sitayo po ang lahat. Kang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juana ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon
taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng limang buwan. "Ngayon, nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nasa ika-apat na araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo at nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagtitipon niya sa atin ngayong umaga. Ngayon pong ika-apat na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo, hinahandugan po tayo ng dalawang kwento upang paalalahanan tayo kung papaano tayong labis na iniibig ng Diyos. Dalawang kwento na may mahigpit at marahil masasabi nating talagang matinding pangangailangan. Dalawang kwento na marahil ay naging kwento din po natin. Masasabi din po natin o marahil nakita po natin ang ating sarili sa kwento ng mag-asawang ito. Mga kwento na minsang humiling, minsan ding naghintay, minsan ding napagod ng humiling at maghintay at magdasal. Pero kwento din pala ng mas magagandang pagbubukas ng plano ng Diyos para sa atin. Sino ba naman pong mga mag-asawa ang hindi magnanais na magbunga ang kanilang pag-iibigan? Problema na po ng ilan ito ngayon. Pero sa narinig po natin, problema na rin pala ito ng mag-asawang sina Manoah at ang kanyang asawa, gayon din sina Elizabeth at Zacarias. Baog si Elizabeth at matanda na ang asawa ni Manoah. Hiling lamang nila na magkaroon ng anak. Marahil pangarap lamang nila, isa man lang. Simpleng hangarin, simpleng kaligayahan na magbubuo ng kanilang pagsasamahan. Isang simpleng kahilingan para mabuo nila ang kanilang pamilya. Pero parang
hindi yata mapangyayari. Ibinigay po sa atin ang mga dahilan. Sabi ko nga po, baog si Elizabeth, matagal nang hindi nakakaranas o talagang hindi na nakaranas ng pagbubuntis ang asawa ni Manoa. Masasabi din po natin yung nag-iisang pangarap, parang wala ng pag-asa, parang tapos na ang laban, ang simpleng kahilingan mawawala pa at parang hindi pa mabibigyan ng pagkakataon. Natapos po ang kwento na hindi naman nabigo ang mga mag-asawang ito. Parehas po silang pinagpakitaan ng anghel ng Panginoon at nagbalita sa kanila. Sa kabila ng hirap na inyong hinaharap, sa kabila ng iyong katandaan, marahil sa kabila ng kakumplikaduhan na magdalang tao, dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Kayo ay magsisilang, kayo ay magdadalang tao. Pero ang simpleng dasal na magkaanak ay hindi lamang ibinigay sa pamamagitan ng isang simpleng tao. Sina Manoa at sina Zacarias at Elizabeth ay nagsilang ng isang anak na labis pa sa kanilang inaasahan. Binigyan sila ng anak na higit pa sa kanilang inaasahan. Sina Manoa, isinilang mula sa kanila ang isang napakakisig at isang napakalakas na anak o na lalaki na makikita po natin sa kwento na ang pangalan ay Samson. Sina Zacarias at Elizabeth ay nagsilang naman din ng isang tao lamang na maghahanda lamang ng daan para sa pagdating ni Jesus. Mga kapatid, marahil madadmi din po sa atin dito ang may tulad na dasal katulad ng mga mag-asawang ito. Marahil hindi lang tulad nila na naghahangad, kaya po marahil madaming mga mag-asawa ang mga nagsisimbang, nagmimisa di Aguinaldo, dahil Panginoon, isang anak, magkaanak man lang kami. O kaya hindi man lamang isang anak, marahil tayo din ay may isang isa at simpleng dasal na gustong gusto na natin at talagang pudpud na ang ating mga tuhod kadadasal para lamang sa ito. Pero marahil tulad din ng mag-asawang ito, simple lang yung kahilingan, simple lang yung dasal, simple lang yung kagustuhan, simple lang itong hinahangad natin, pero parang hindi rin tayo mapagbigyan. Parang wala nang pagkakataon. Parang hindi pa ito mangyari para sa atin. Mga kapatid, paalala po ng kwento ng mga mag-asawang ito na huwag nating tuldukan ang kaya pang bigyang magandang kwento ng Panginoon sa atin. Sa kwentong ito, huwag nating piliting ilagay ang magagawa ng Diyos sa isang kahon. Dahil hindi natin sukat akalain ang isa at simpleng kagustuhan natin kayang ibigay ng Diyos higit pa sa inaasahan natin. Alam ko po, madami na pong mga kwentong mga success stories gaya ng mga mag-asawang ito. Marahil ang isang estudyante ay nagdasal na, Panginoon, makapasa lang ako, makatres lang ako, okay na ako.
pero ibinibigay, naging bunga, 1.25, minsan 1 pa. Mag-aaral lamang po ako ng maayos, pero iniligay ka sa Dean's Lister, o diba? Panginoon, dasal ko lamang po ang isang maayos at mapayapang Pasko, pero ang binigay sa iyo, kumpletong pamilya, nakumpleto mo ang simbang gabi, sa marami po dito, nakadami pa ng mga tinanggap na bonus, madaming natanggap na aginaldo. Marahil katulad ng mag-asawang ito, ang dasal din po ng mga ilan dito, Panginoon, ang tagal na naming mag-asawa, isa lang, okay na. At yung isang yon nagpari pa. O kaya yung isang batang iyon naging mabuting bata. Katulad ng mga ito, mayroon din tayong isang simpleng panalangin. Ngunit, hindi natin sukat akalain ang ibibigay ng Diyos sa atin higit pa sa inaasahan natin. Pero, huwag din nating kalimutan na madami pa ding mga tao na nailagay o nalagay din sa parehas na sitwasyon ni Zacarias at Manoah, na nasa mahabang panahon ng paghihintay, nasa mahabang panahon ng pagpupudpod marahil ng kanilang tuhod para ipanalangin ang isang simpleng panalangin na ito. Sa mga kapatid po natin na may ganoong karanasan, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Sabi ko nga po kanina, hindi pa nakatuldok ang kwento. Nagpapatuloy pa marahil ang paghahanda ng Panginoon para sa atin, para makuha natin yung isang simpleng bagay na kayang ibigay ng Diyos sa atin sa higit pa sa ating inaasahan. Balang araw, ang iyong simple at payak na panalangin ibibigay ng Diyos sa isang pamamaraan na hindi din natin inaakala. Mga kapatid, simple man ang hinihiling natin, pero kayang ibigay ng Diyos iyan higit pa sa inaakala natin at inaasahan natin. Our dreams and prayers may be so simple and so little, but God can give it in a way beyond what can we ask. We might wait for a very simple prayer, at baka napakatagal na nga ng mga ito. Pero hayaan lang din po natin na maihanda tayo ng Diyos at maihanda tayo ni Jesus. Dahil ang nakaabang na ibibigay sa atin, hindi lang simpleng biyaya, it will always be a blessing beyond our imagining. Magsitayo po ang lahat. Hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa kanya. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth,
ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon, at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito, kalakip ng mga panalangin din ng mga kapatid nating kasama nating nagdidiwang sa pamamagitan ng ating mga online streaming. Itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin para sa isang mabungang paghahanda para sa Kapaskuhan at para sa isang ligtas at makabuluhang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas nang may galak at sigla. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga mukbo, napupuno ang langit at lupa. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh,
hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming pong lubos na pasasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa ngayong umagang ito para sa ating ika-apat na Misa de Aguinaldo. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga kapwa-lingkod natin dito sa katedral sa kanilang biyaya ng sarili upang maisaayos po ang ating mga ang ating pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Gayun din po muli ang aming paalala na ang mga misang ito ay misa, isang mahalaga at isang banal na pangyayari o kaganapan para sa atin. Kaya po ang amin ding paalala muli na sa mga magsisimba, paalalahan na natin na tayo ay magsuot ng maayos na pananamit at magbigay galang sa pagtanggap sa banal na komunyon. Huwag po nating hayaan na pagkakuha po natin ng banal na katawan ng ating Panginoon ay madala po natin ito, atin po itong ikonsumo agad, pagtanggap po natin mula po sa mga ministro ng komunyon o mula po sa amin. Dahil ito po ay hindi lamang isang paanyaya kundi isang anyo ng paggalang dahil ang ating pong tinatanggap ay hindi lamang isang pirasong tinapay kundi ang katawan mismo po ng ating Panginoon. Gayun din po, paalala lamang po para sa atin na parte po ng banal na pagdiriwang ang banal na katahimikan. No? Kanina po ay medyo nagkaroon lang po tayo ng hindi pagkakaintindihan doon, kaya po hinihiling po natin na tulungan po natin ang bawat isa na makabuo ng isang payapang lugar ng pananalangin sa pamamagitan din po ng ating katahimikan upang matulungan ng bawat isa sa pagninilay at pananalangin. Ang aming pong patuloy na paanyaya sa inyo para sa mga Misa de Aguinaldo sa ganap na ikawalo ng gabi at gayon din sa ganap na ikaapat at kalahati ng umaga. At sa darating na 24 ng Disyembre, ang ating pong Christmas Eve Mass ay magaganap sa 8 ng gabi, pangungunahan ng ating Arsobispo Jose Cardinal Advincula, at inaanyayahan po namin na sa mga dadalo na nadalhin ang inyong mga Bambino Jesus upang ito ay mapabasbasan sa misang ito. Bago po ang misa ay magkakaroon din lang po tayo ng simpleng Christmas concert sa ganap na 6 at kalahati ng gabi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.